Ito pong ating pag-uusapan, a little backgrounder lamang po, ano. Pasensya na kayo kung magkukwento ako ng aking munting kasaysayan. Ilang beses ko na bang naikwento ang aking buhay, pero hindi naman po yan particular sa, kumbaga, as a whole, hindi ko naikwento ang buhay ko. Palaging meron lang parte na related doon sa pinag-uusapan po natin. At in this case, ako po ay naging driver sa napakahabang panahon na. Pero nung ako po ay unang naging driver, illegal. Hindi pa nung kasi ganun kahigpit, kukonti ang enforcer, kukonti ang police, at ang Republica, I forgot the LTO code. The LTO code, ano, the Land Transportation Code, Republica 4136. Tingnan ko nga kung RA 4136. Yan. Ito pong RA 4136 is the Land Transportation Code of the Philippines. Yan po ang sinusunod po natin na batas kaugnay po ng paggamit po natin bilang pribilehiyo sa ating mga sasakyan at pagkakaroon po natin ng lisensya bilang isang motor vehicle operator. Ayon po dyan sa batas na yan, hindi ka pwedeng magmaneho ng sasakyan nang wala ka pong kaukulang lisensya. At sa ngayon, salamat sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako naman ay objective din mag-isip, ano? Hindi ko naman po tinitingnan ang kanyang administrasyon bilang negatibo na pangyayari sa ating bansa. Nabigyan po ng validity period ang mga lisensya ng 10 taon. Pero may condition po yun na kailangan mong bumalik after 4 years at i-determine kung wala ka bang mga naging penalty. Otherwise, kung nagkaroon ka ng violations at penalty, mauubliga ka ngayong i-renew prior doon sa 10 years na validity ng iyong license. Ngayon, going back dito sa LTO code of 19 of the Land Transportation Code of the Philippines, nung mga panahon na ako po ay unang naging driver, that was in 1993. Second year high school ako, sumasama na po ako sa aking ama sa pagta-tricycle. At nagmamaneho po ako sa gabi. Kasi siyempre, batang-bata ako. Ang edad ko, 15 years old, bawal magmaneho dahil walang lisensya. Bagamat hindi ko alam noon na ignorance of the law, excuses no one, patuloy lamang po ako sa pagmamaneho. Pero natatakot ako kapag ako'y mahuhuli. Salamat sa Diyos at very rare akong nahuli noon. At kung nahuli naman ako, ang samang kalakaran talaga na nagkakaroon ng lagayan. Kaya in short, nakakapagmaneho pa rin ako right after the apprehension, ano, traffic violations. Ngayon, sa paglipas ng mga panahon, may mga jeep na bumibiyahe, kasi taga-Pasig po kami, San Miguel, na tinatawag na patok. Yung patok, ito po yung mga PUJ na ang biyahe Pasig to Quiapo. Ang mga patok na ito, kung kayo po ay taga Pasig, ito po yung anlalakas ng tugtog. Kapag ka sumakay ka doon, napakalakas ng tugtog nito, tapos nagbabanking-banking sa kalsada na parang hari ng kalsada. Ang lakas nila, talagang pinipilahan po sila ng mga estudyante sa University Belt na nanggagaling dito po sa Pasig. Ngunit lumabas po ngayon yung Tamaraw FX, na brand po ng isang sasakyan dito sa bansa po natin na Toyota. Itong Tamaraw FX, ito po yung air-conditioned public utility vehicle na unang nailabas noong 90s. Mga 1996 to onwards na, no? Kaya yung mga patok jeepney dito sa Pasig at iba pang mga lugar, unti-unti po silang bumagsak. At ang tinatangkilik na po ng mga estudyante at mananakay ay ang Tamaraw FX. Sa madaling salita, itong Tamaraw FX noong mga panahong iyon, naging hari sa kalsada. Talagang pinapangarap ng lahat ng mga driver na magkaroon nito sapagkat napakalakas ng kita at napaka-convenient gamitin. Biruin mo, hindi ka papawisan kapag ka ikaw ay nagmamaneho ng Tamaraw FX dahil ito nga po ay air-conditioned. Dumating ang pagkakataon na nawalan kami ng tricycle. Tapos nagtrabaho na ako sa iba't ibang kumpanya hanggang sa noong 2001, pangarap sana namin makabili ng Tamaraw FX ngunit hindi po kaya. Hanggang sa magkaroon ng jeep, luma, at yun nga po yung kinuwento ko sa inyo nung nakaraan na ako po ay naging jeepney driver habang pinag-aaral ko po ang aking sarili. Hanggang sa
dumating yung punto na nag-take ako ng board examination at nag-number 1 ako sa board, nakakuha ako ng 1 million pesos at sana bibili ako ng Tamaraw FX. But unfortunately, walang available na units kasi prangkisa ang kinakailangan. Makakabili ka ng FX pero hindi ka makakapagmaneho pampubliko dahil wala na pong open na prangkisa. Ang prangkisa, para lamang po sa kaalaman ninyo, ito po yung license to operate ng mga public utility vehicle. Yan po ay kinukuha sa LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na dating pinamunuan po ng ating kasalukuyang sekretary sa Presidential Communications Office na si Attorney Cheryl Garapil. Cheloy Garapil. Siya po ay namuno dyan sa LTFRB during the time of the previous administrations. Ngayon, in short mga tol, itong kahaba ng kwento ko na ilang minuto na, nagtutukoy ako sa kahalagahan po ng Tamaraw FX ng mga panahong iyon. Ang kanyang naging impluensya sa pang-araw-araw po na pamumuhay ng mga mananakay sa ating bansa, hindi lamang dito sa Calacang, Maynila, ay talagang significant. Hindi maikakaila na ang Tamaraw FX naging parte ng kasaysayan ng bansa po natin. Unfortunately, because of the continuing progress ng motor vehicle industry, yung itsura, syempre, yung modelo ng Tamaraw FX ay unti-unti pong naluma. Ano? Unti-unti po siyang, ito po yung example ng Tamaraw FX, oh. Unti-unti po siyang nawala sa panlasa ng tao. At sa ngayon, although meron pa rin mga sasakyan na mga tao na gumagamit nito, napakatatag, yun po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Napakatibay, durable talaga ito pong sasakyan na Tamaraw FX. Pero hindi na siya masyadong patok sa lipunan natin ngayon. Dahil ang gaganda na po kasi ng mga makabagong sasakyan, idagdag pa dyan yung mga electric motor vehicle sa ngayon. Pero dahil po sa kagalingan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ano ang balita ngayon? Ayon po sa balita, ngayon pong February 11, 2023, ang ating Pangulo, wini-welcome ang plano po ng Toyota na ibalik ang modelong Tamaraw dito po sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na po ganito ang itsura ng bagong Tamaraw. Meron pong inilabas ang Top Gear at mukhang ito na po yata ang bagong itsura ng Toyota Tamaraw. Ano, napakaganda, para na siyang Pajero. Okay? Ano ba ang kaugnayan niyan sa pinag-uusapan po natin ngayon? May pumasok kanina diyan, nonsense daw ang Tamaraw. Bakit daw pinag-uusapan pa 'yan? Hindi niyo nage-get yung point . Kapag ka bumalik dito ang Toyota Tamaraw FX or Philippines, definitely production and manufacturing ang kanilang magiging undertaking. Magkakaroon ng production, magkakaroon ng manufacturing, mag-hire ng empleyado, and trabaho para po sa sambayan ng Pilipino. Kapag ka may trabaho, maganda ang magiging pamumuhay ng bawat tao. Makakapamuhay sila ng maayos, mabibili nila yung mga dapat nilang bilhin, lalago ang economic activity sa ating bansa. In short, ito po ay isang undertaking ng Pangulo na positibo sa hinaharap. Once na mag-materialize po ito, another 100 if not thousands of jobs ang makikreate. Basahin po natin ang balita. President Ferdinand R. Marcos Jr., yesterday, welcomed the plan of Japanese car maker Toyota to bring back the Tamaraw model in the Philippine market. Sa naging pagpupulong po ng ating Pangulo sa Toyota executives, sinabi po ng ating Pangulo na napaka-dependable na utility transport itong Tamaraw FX ng ating mga kababayang Pilipino. Totoo. Kaya nga po ikinukwento sa inyo ang nakaraan . Simula po nung 90s, talagang tinangkilik po itong Tamaraw FX. Hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin gumagamit po na Tamaraw sa mga public utility vehicle. Sabi po dito, many of the Tamaraws you've recently built are still on the road. Yan po ang pahayag ng ating Pangulo. At ayon po sa kanya, ito po ay kinoconsidered na workhorse.
Talagang kala mo isang, alam niyo yung kartilya? Kartilya ba tawag doon? Yung napunta ako sa Intramuros nung nakaraan. Merong kabayo, tapos hinihila yung kalesa, hindi kartilya, kalesa, no? Hinihila ng kabayo yung dalawang gulong na sasakyan. Eh, parang ganun ang Tamaro FX. Inayahalimbawa ng ating Pangulo na talagang napakatagal na, pero still, nagiging mode of transportation pa rin dito sa Pilipinas. Okay, the president said the Tamaro brand has been known in the Philippines for decades and not new to the Philippines as well as to the Asian market. Sabi pa po ng Pangulo, we have always been appreciative, especially in the involvement of Toyota in the Philippines over so many years. And I think the mutual experience between Toyota and the Philippines and the local markets has been a good one. And the partnership we can look to as a success. In addition to that, sinabi pa po ng ating Pangulo, it is very interesting to hear your new plans for the Philippines and it's very much in alignment with what we are trying to do. Alam niyo naman, kaya nagpunta po dyan ang ating Pangulo para manghimok ng investor mula po sa Japan. At nakalulugod na malaman na meron na palang intention ito pong nagmamay-ari ng Toyota, in particular ang Tamara brand po nila, na dalin po at ibalik dito nga po sa Pilipinas. Okay, sabi pa po ng ating Pangulo, it is something we would like to revisit simply because we have tried many utility vehicles for the military but they really not been a success for us. Totoo. Alam nyo, nung ako po ay pulis pa, merong binili ang dating Aquino administration sa pamumuno ng dating DILG secretary na si Marohas. Yung hanggang sa ngayon, nakikita pa natin pero karamihan po naka-junk na sa mga police stations. Nakalimutan ko bigla yung pangalan ng brand. Ano? Chinese ano ito eh, brand eh. Nagamit lang yata ng ating kapulisan for quite some time, hindi tumagal ng napakatagal. Pero understandable naman kasi, alam nyo mga tol, ang automobile kasi, yung mga automobile patrol car, ginagamit po yan ng ating kapulisan 24/7 eh. Kaya nauunawaan natin na madali talagang masisira, lalong-lalo na kung hindi maganda yung quality ng sasakyan. Mahindra yata ang pangalan ng ano. Yan, tama. Mahindra, salamat, Macnat Brillantes. Ano? Yung Mahindra na yan, nung pulis pa po ako, na-assign din po ako sa patrol, dahil ang ranggo ko lang naman na pinakamataas na nakuha ko ay PO2. Nakakapagmaneho po ako ng Mahindra, ang hirap, ang tigas ng steering wheel, tapos pagkabago okay siya, pero pagkaluma na, ang dami ng mga lumalabas na sira hanggang sa hindi mo na talaga pakikinabangan. Nagkaroon pa ng issue dyan, overpricing daw yan, pero hindi naman napatunayan ng nakaraang administrasyon. But going back dito sa Tamaro FX, eh siguro nilalayo ng ating Pangulo na hindi lamang pampublikong sasakyan gamitin ang Tamaro, kung hindi baka pwede rin pong magamit sa ating serbisyo publiko gamit ng gobyerno. Eh, murang-mura na, eh, durable pa, di ba? Matibay. Yan po ang isa sa magandang balita ngayon, mga tol, na dala ng ating Pangulo. Ang pagbabalik ng Toyota Tamaro dito po sa ating bansa na talaga naman lumikha ng kasaysayan sa nakalipas po ng mga dekada. Kaya ang nakikita ko dito, lahat ginagawa po ng ating Pangulo para mapaganda ang ekonomiya ng bansa. Higit sa lahat, kapag ka maganda ang ekonomiya ng bansa, ang epekto po nito ay magandang pamumuhay para sa sambayan ng Pilipino. Walang pinagkaiba yan sa tinatawag na domino at snowball effect, eh, di ba? Kapag ka domino effect, eh sunod-sunod ang mga maaaring maging magandang pangyayari sa larangan ng ekonomiya dahil po sa mga ginagawa ng ating Pangulo na paghihikayat ng mga investor dito po sa ating bansa. Yung snowball effect naman, ito po yung mabilisang epekto ng mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo. Like for example, yung employment para po sa ating mga kababayang Pilipino. Yan naman ay hindi po maikakailan ng kahit sinong tumutulig sa ating Pangulo sapagkat ayon sa datos ng manumpa bilang Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa kasalukuyan, naitaas niya po ang antas ng ating ekonomiya at ayon nga po sa Philippine Statistics Authority, ito po ay nasa 7.6%. Pasalamatan na rin natin ang momentum na ibinigay ng dating Duterte administrations. At syempre,
Kung hindi naman sa kagalingan ng Pangulo, hindi yun masusustain at hindi pa masasurpass yung mga nakaraang quarters. Dahil ayon nga po sa Statistics Authority, ito pong fourth quarter ang pinakamataas na naging antas ng ekonomiya ng ating bansa. Kaya pinepredict tuloy ng mga expert na ito po sa mga susunod na taon ay patuloy na tataas ang ekonomiya ng ating bansa. Unfortunately, dumadaan po tayo sa mga matinding pagsubok katulad po ng global inflation. Kaya naman, pagdating sa global inflation, hindi po ito kasalanan ng gobyerno. Pero kasalanan ng gobyerno kung walang gagawin ng gobyerno para labanan o at least ma-alleviate ang inflation dito po sa ating bansa. At hindi po iyon pinababayaan ng ating Pangulo. Recognized ng ating Pangulo ang global inflation, kaya naman sinisikap niya na magkaroon po ng maraming hanap buhay. Nang sa ganun, ang mga tao kahit merong matataas na presyo ng bilihin, kung merong pong pinagkakakitaan, mahirap pero makakasurvive for this challenging time. Ang pinaka gusto ko rin bigyan ng emphasis bukod pa dyan ay ang mga isinasagawang pagpunta ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa para makalikom po ng investor ay kasiguruhan na sa hinaharap ang mga walang trabaho dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na kung sila po ay magsisipag, ay magkakaroon po ng hanap buhay. Sa katunayan, ayon din po sa Philippine Statistics Authority, mula po sa 2.4 or rather, mula po sa 3 million plus na unemployed, ay bumaba na po ito sa 2 million plus na unemployed. At ipinapakita din po sa datos na ang employment rate naman sa kabilang dako ay patuloy po na tumataas. And we are hoping na bago matapos po ang termino ng ating Pangulo, kung meron mang mga walang hanap buhay, ito na po ay hindi ganun kataas sapagkat kung magre-realize ito pong mga investment pledges sa iba't ibang bansa na pinuntahan ng ating Pangulo, thousands or hundreds of thousands, even millions of jobs ang makikreate nito. Isa-isahin po natin for refresher, di ba? Alalahanin lang natin kasi karamihan po sa atin nakakalimot eh. For refresher lamang, una ang Singapore, nag-investment pledge, Indonesia rather. Nung pumunta po ang Pangulo dyan noong September 3 to 5, ay nag-pledge po ito ng more or less $14 billion. Right after ng Indonesia, pumunta ang Pangulo po natin sa Singapore noong 6 and 7 at nakakuha naman po siya ng investment pledge na more or less $8 billion. Pagdating naman po sa Estados Unidos, dahil nga po siya ay umattend sa 77th United Nations General Assembly noong September 16 hanggang 2022, September 16 to 22, 2022, ay naging bahagi din po ng kanyang pagpunta sa Estados Unidos ang pakikipag-usap sa mga business leader doon. At ito po ay nag-generate ng $3.9 billion. Isama na din po natin ang mga pag-attend ng ating Pangulo sa ASEAN Summit na ginana po sa Cambodia, ang APEC Summit na ginana po sa Bangkok, Thailand, ang ASEAN European Summit na ginana po sa Brussels, Belgium, at saka yung pagpunta po ng ating Pangulo sa bansang China. Ang bansang China, so far, ang pinakamalaki ang naging investment pledge. Kaya nga itinuturing po natin kaibigan ang China and more so din ang bansang Amerika. Unfortunately, may mga side comments, opinions ng mga critical sa Pangulong Bongbong Marcos at sa administrasyong ito na parang pinalalabas nila kalaban ng China tapos kakampi ang US. Wala pong ganon. The policy of this government is a friend to all and an enemy to no one. But going back doon sa China, nakapag-raise yata ng more than $22 billion ang ating Pangulo sa tatlong araw na pagbisita niya po diyan sa bansang China. Isama na din po natin yung pagbisita naman ng ating Pangulo sa isang pribadong pagtitipon na inorganisa ng World Economic Forum kung saan nakaka-proud na malaman na ang ating Pangulo ang natatang leader sa Southeast Asian Nations o ASEAN na nakapunta o naimbitehan at isa doon sa dalawang Asian leaders o sa buong Asia nga. Ano, isang napaka-proud moments para po sa atin na talagang pinili ng mga business leaders na ito in private sector nga
na ang Pangulo ay makapunta diyan po sa may Davos, Switzerland noong January 12 to 14 yata, no? January. Basta sometime in January, nakalimutan ko na yung particular dates. And syempre, finally, ito pong February 8 to 12 visit ng ating Pangulo diyan po sa Japan na nagresulta na po sa napakadaming investment pledges. Unang gabi pa lamang ng ating Pangulo, na-meet niya na po ang chief executive officer ng isang company based diyan sa Japan, kasama po ang ating Philippine-based na MPIC, yung pag-aari po ni Manny Pangilinan. And yesterday, February 9, eh, ang dami din pong na naging commitment ng ating Pangulo na nauwi po sa kasunduan, in particular sa pagitan po ng bansang Japan at bansang Pilipinas. Yung 7 bilateral agreements na pinagtibay po ng Prime Minister po ng Japan na si Fumio Kishida. Ano? At kanina o kahapon, napagtibay din po yung 35 agreements sa pagitan po ng bansang Pilipinas at ng mga negosyante diyan po sa Japan, kasama po ang mga negosyante dito po sa Pilipinas. Kaya naman kung panonoorin nyo po ang RTBM Malacañang, makikita nyo po doon ang mga taong ito, ano, na nagbigay po ng pahayag, mga negosyante na talagang tumutulong ngayon sa ating mahal na Pangulo para po mapagtagumpayan ng Pangulo ang kanyang hinahangad sa ating lipunan, in particular sa ating ekonomiya. Papansin ninyo po ito, nandiyan po si Mr. Joe Concepcion, nandito po si Mrs. Yap, nandiyan po si Ginoong Aboitis, at iba pa na mga kilala sa larangan po ng negosyo dito sa ating bansa. Napakarami pong kasama ng ating Pangulo dyan. At hindi po yan gastos ng gobyerno. Yan po ay gastos ng mga individual na yan na sumama. Nang sa ganon, yung interest din po nila ang maisulong nila sa kanilang mga negosyo. This is a good example of a private-public partnership, ano? Sa pagitan po ng Pilipinas at ng mga negosyante dito at saka Japan at ang mga negosyante doon. In short, mga tol, ang suma total ng ating live streaming ay magaling ang ating Pangulo at talagang alam niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ano? Ang pangarap ng ating Pangulo, mabigyan ng magandang buhay ang sambayan ng Pilipino, maiangat ang Pilipinas sa level na dati nating kinalalagyan, lalong-lalo na nung panahon po ng kanyang ama. At yan namang pong pangarap na yan ay makatotohanan. Sabi nga ng dati kong, sabi mo ng boss ko na namayapa na, dapat ang pangarap makatotohanan. At ang pangarap ng Pangulo sa ating bansa ay talagang makatotohanan. Kailangan lang natin na maging supportive sa ating Pangulo, higit sa lahat. Kailangan po nating maging mapagtiwala sa ating Pangulo at iwasan ang utak talangka na hihila po sa kapwa Pilipino para lamang hindi umangat ito dahil motivated po sila ng inggit o kung anumang kadahilanan na negatibo. Alisin po natin ang mga pag-iisip na yan bilang Pilipino. Bagkos, pakinggan po natin ang panawagan ng ating Pangulo. Dapat tayo po ay magkaisa. Tayo pong mga bumoto kasi wala naman tayong magagawa sa mga anti-Marcos. Yet, 80% po ng Pilipino nagtitiwala sa ating Pangulo. Pagpalagay na lang natin na 68% kasi yun yung satisfaction rating ng ating Pangulo. Majority pa rin tayo na nagtitiwala sa Pangulo. Kaya naman dapat wag po nating pabayaan ang pagtitiwala na yan. Wag tayong basta maniniwala sa mga naninira sa ating Pangulo. At higit sa lahat, kapag kami mga nagpapakalat ng kasiraan, ay ipagtanggol po natin ang ating Pangulo, no matter kung ano man ang ating sagasaan, kung sino man ang ating makaaway, higit sa lahat, dapat magkaroon po tayo ng tapang. Dahil kung wala po tayong tapang, sabi nga ni Secretary Benhur Abalos, the one of the most important virtue of a man is courage. Kung wala po tayong tapang, hindi po natin magagawa kung ano ang tama at dapat higit sa lahat, hindi po natin masusupil ang mga maling ginagawa ng ating mga kalaban sa politika.
At alam naman natin ang kasabihan o yung famous quotes ni Edmund Burke, "The only thing for an evil to triumph is for a good man to do nothing." Magtatagumpay ang mga masasama, katulad ni, hindi ko nababanggitin ng pangalan kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko muna siya papansinin ngayon pero naalala ko, magtatagumpay siya kapag tayo pong mga matuwid ay hindi po gagawa, magsasawalang kibo at hahayaan na lamang po natin ang mga kasinungalingan na lumaganap sa ating lipunan. Huwag po natin gawin yon. Ano? Bagkos, maging outspoken po tayo sa pagtatanggol sa Pangulo, lalong-lalo na kayong mga loyalista. Kasi kayong mga loyalista ang dapat maging ehemplo namin ng mga supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung nagagawa naming mga supporter na ipagtanggol ang ating Pangulo, dapat kayong mga loyalista ang mas nakita, makikita po namin sa front line na nagtatanggol sa ating Pangulo. Kumbaga, kayo yung mismong sasalo sa mga bala na ibinabato sa ating Pangulo. At nandito po kami para sumuporta sa inyo. With that, maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Pero